Good morning mga kapatid. Kumusta ang bawat isa sa atin? Lalong-lalo na sa mga tulad kong mga OFW. Gusto ko lang ibahagi ang aking karanasan ngayon kasalukuyan. Bali, Wednesday, naramdaman ko na ang aking katawan na masama. Masama ang pakiramdam ko. Uminom naman ako ng mga gamot. Hanggang dumating sa kinabukasan na doon na talaga na todo ang sakit ng ulo ko. Todo ang sakit ng ulo ko. Na andyan kang nahihilo, nasusuka, lahat, hindi mo maintindihan kung ano yung nararamdaman mo sa sarili mo. Ngayon mga kapatid, nagtanong si Amo sa akin kasi naramdaman nila yung sa boses ko iba na talaga. Kaya sabi ko, oo Amo kako, masama ang pakiramdam ko. Nagbigay naman siya ng gamot. Ang sabi niya sa akin, bukas ka na lang mag-test kasi naubusan siya ng COVID test. Dahil nung galing kami ng bakasyon ay nag-COVID test kami, awa ng Diyos, negative kaming dumating dito sa bahay. Pero hindi ko akalain na ngayon ay mararanasan ko ang magiging COVID, magkakaroon ng COVID. Ngayon, nag-test ako kahapon ng COVID test. Ay very strong talaga yung COVID ko. Kaya sabi ni Amo na COVID nung isinend ko sa kanya yung test na ginawa namin dito sa kwarto. Hindi ako pumunta sa doktor kasi natatakot ako at baka mamaya lalo akong kapitan doon ng sakit. Kasi nga sa totoo lang mga kapatid ay wala pa akong bakuna. Di pa ako nakabakuna. Nagbigay naman si Amo ng mga gamot tulad ng ganito, vitamin C. Nagbigay din siya ng mga Panadol, ito, tsaka yung mga yan. Nagbigay din siya ng pangsipon. At ito naman yung ginagamit ko. Kasi, iba kasi yung sakit ng ulo natin mga kapatid pala pag ganito. Ngayon ko lang naranasan yung ganito ba na kahit sabunutan mo na yung ulo mo, hindi matatanggal yung sakit ng ulo ba? Kaya, gusto ko lang ibahagi itong naranasan ko ngayon na na-COVID, lalo na sa mga kapwa kong OFW, na while lagi tayo mag-iingat. Ngayon mga kapatid, ay medyo hindi pa ako okay. Pero, hindi na katulad ng dati na sobrang sakit ang ulo ko. Ang paglasa ko ay hindi pa rin okay. Kahit sinasabi ng kasama ko, kumain ka para may laman yung tiyan mo, sabi niya sa akin. Pero, kahit sabihin kong oo, kung ayaw na tiyan ko, ayaw niya. Hanggang sa tubig na lang, minsan may gusto yung bunganga ko yun, nakakain ko. Pero yung totally na kumain ka mga kapatid ay hindi mo magagawa kasi andyan kang mararamdaman mo yung nasusuka ka, mahirap kapatid ang makapitan ng COVID. Ngayon ko naranasan ng ganito. Nung nakarang araw, ang sakit ng mga balat ko,
pag nagalaw. Masakit siya, mga kapatid. Pati yung mga dugtungan ng mga buto natin, masakit. Lahat ng mga kasukasuhan, masakit. Sakit ng ulo na normal, hindi iba siya. Kaya mag-iingat kayo, mga kapatid, para iwas kayo sa mga COVID. Mahirap magkasakit. Pasalamat ako kasi may kasama ako. Andiyan lagi nakaalalay sa akin. Nagsasabi, kumain ka. Kahit sabihin niyang kumain ako, kung ayaw nandiyan ko, hindi ako makakain. Hanggang sa tubig na lang. Pinipilit ko din naman kargahan. Pero iba, wala kang lasa. Kahit wala ng lasa, basta pakarga niyan dyan ko, pero ayaw. Nasusuka ako. Gusto niya ilabas ko yung kinain ko. Ganun, mga kapatid, ang nararamdaman ko. Masalamat ako at may kasama ako. Na laging nakasuporta sa akin. Hindi niya ko pinapabayaan. Kaya thanks God. At hindi kami parehas na na-COVID. Salamat din sa mga gamot na binigay ni Madam. Ayaw kong pumunta ng doktor, mga kapatid, kasi wala pa akong bakuna, sa totoo lang. Baka mamaya lalo akong kapitan ng sakit. Ayaw ko din na mag-isti ako sa hospital. Kaya nung pinatanong ni Madam sa akin na magpa-doktor ako, hindi ako umuo, mga kapatid, kasi natatakot ako. Natakot din sila sa akin. Dahil very strong daw yung test ko. Pero wala akong magagawa. Ginawa kong every 3 hours ang pag-take ko ng Panadol. Bali 48 hours mahigit akong nag-take ng Panadol ng every 3 hours, mga kapatid. Kaya medyo nabawasan yung sakit ng ulo ko. Pero yung sakit ng katawan, pakiramdam mo yung trangkaso talaga, mga kapatid. Yun ang meron pa rin sa akin. Yung panlasa, yun ang hindi pa nawawala sa akin. Pinipilit ko naman. Andiyan kang kahit mag-brush ka ng mag-brush para mabago yung lasa. Magmumug ka ng mga asin. Kung ano-ano. Kaskasan mo ng maasim, lemon, yung dila mo, ano-ano. Para mabago lang yung
paglasa mo, meron, wala pa rin mga kapatid. Sana maging okay na ako. Kaya kayo mga kapatid na OFW, mag-iingat kayo mga kapatid. Dahil mahirap. Mahirap ma-COVID for the first time. Ngayon ko maranasan ng ganito. Masahol pa sa pitrangkaso. Mga kapatid, ang pakiramdam mo pag ma-COVID ka. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. Mag-iingat tayo palagi. Bye-bye na mga kapatid.